may ilang natural na phenomena na hindi natin kayang ipaliwanag. At minsan nakikita natin ang phenomena na ito kapag tumitingin tayo sa langit. Narito ang 10 phenomena sa langit na nakuna ng kamera na hindi natin maipaliwanag. Manatili ka lang hanggang umabot ka sa number 3 dahil sinasabi ng ilan na maaaring ito ay isang portal sa ibang dimension. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin! Number 10, the clouds of Brazil. Ang mga skeleton para sa iba ay medyo din nakakatakot. Sigurado nakakatakot din ang mga multo at mga vampira. At sigurado kami na maliban sa iyong nanay, isa ito sa pinaka nakakatakot sa lahat. Gayunpaman ang isang langit na nagkulay pula ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa lahat ng mga bagay na ito na pinagsama. At yun ang dapat ipaglaban ng ilang tao sa Brazil. Hindi namin alam ang taon o oras na na-record ang video na ito. Subalit, alam namin na ito ay kumakalat ngayon sa internet. May mga YouTubers din na nagsabi na ito ay isang peke dahil na din iisa lang daw ang source ng video. At habang tayo ay pwedeng sumang-ayon, ay hindi natin masasabi kung ito ba ay sigurado. Maaaring ito ay peke o maaaring ito ay totoo. Ang alam lang natin ay kung nangyari ito sa totoong buhay, iyak na mas marami tayong mga katanungan kaysa sa mga sagot patungkol dito. Number 9, Red Sprites. Kung akala mo nakakatakot ang pulang ulap, maghintay ka lang hanggang makita mo kung ano ang mga red sprites. Ang mga nakakatakot na red sprite na ito ay hindi nagpapakita sa kalangitan sa regular na kondisyon. Sa halip lumilitaw ito sa panahon ng bagyo. Sa paraang iyon ay nakapagpapadala sila na higit pa nakakatakot na pakiramdam kaysa sa karaniwan. Subalit, ano nga ba ang mga sprite na ito? Ang mga ito ay isang malaking paglabas ng kuryente na nangyayari sa itaas ng mga thunderstorm clouds o cumulonimbus na nagbubuga ng medyo iba't ibang hanay ng mga nakikitang hugis na kumikislap sa kalangitan sa gabi. Kadalasan naglalabas ang mga ito ng mga positibong kidlat sa pagitan ng underlying ground at lupa. Lumilitaw ang mga ito bilang mga kumikislap na matingkad na mapula-pula na kulay kahel. At madalas ito nangyayari sa mga kumpol sa itaas ng troposphere sa hanay ng altitude na 50 hanggang 90 kilometers. Tumagal ito ng mahigit isang siglo bago ito nakuhanan. At nangyari ito noong 1989. Nakunan sila ng mga siyentipiko mula sa University of Minnesota at sila ay nakunan din ng ibang mga siyentipiko ng maraming beses. Ang ilang mga tao kung minsan ay hindi tumpak na tumutukoy sa mga sprite bilang upper atmospheric lightning. Gayunpaman ito ay mali. Ang mga ito ay malamig na plasma phenomena na kulang sa mainit na temperatura ng channel tropospheric lightning. Kaya mas katulad sila ng fluorescent tube discharge kaysa sa lightning discharge. Kaya kung makakita ka ng sprite kapag may bagyo, huwag kang matakot. Walang UFO na naglalaban sa langit. Ito ay normal lamang sa bagyo. Number 8, the Red Moon. Ang buwan ay hindi karaniwang pula. Maaaring itong maging puti, maging abo, o kaya maaaring grayish-white. Subalit, ito ay tiyak na hindi pula. Gayunpaman kung minsan ito ay mukhang pula. At kung minsan nahuhuli yan sa kamera, tulad ng nakikita mo sa video. May dalawang pangkalahat ng paliwanag para sa pulang buwan. Ang una ay nangyayari ito kapag ang buwan ay dumaan sa isang kabuuang lunar eclipse. Ang pulang kulay na makikita mo ay dahil sa pulang gilid ng anino ng lupa na nagre-reflect sa buwan. Yan ang isa sa paliwanag. Ang pangalawa naman ay mas mythical at sa pangkalahatan tinatanggihan ng scientific community. Ang pulang buwan daw ay simbolo ng kapahamakan. Naniniwala ang mga Inca people ng South America na ang deep red color ay isang jaguar na umaatake at kumakain sa buwan. Nakakatawang isipin yun, di ba? Ang mga Inca people ay hindi lamang mga taong may sariling pananaw sa red moon. Sabi ng mga tao ng ancient Mesopotamia, ang lunar eclipse ay itinuturing na isang direktang pag-atake sa hari at sa India. Ito ay itinuturing na resulta ng pag-inom ni Demon Rahu ng Elixir of Immortality. Ang araw at ang buwan ay malamang aalisan ng ulo. Subalit, uubusin nito ang elixir at mananatiling immortal ang kanyang ulo. Ang rose red ay aabulin ang araw at ang buwan upang lamunin sila at ito ay tanda ng paghihiganti. At kung mahuli niya sila ay magkakaroon ng eclipse. Lalamunin ni Rahu ang buwan na kung saan lalabas sa kanya na puto lalaig. Ano sa tingin nyo? Naniniwala ba kayo sa scientific explanation o sa mythological one? Number 7, Sun Pillars. Ito ay isang phenomena na maaaring ilang beses mo lang nakita.
Ang mga sun pillars ay mga vertical shaft ng liwanag na umaabot pa itaas mula sa isang maliwanag na pinagmumula ng bright light gaya ng araw o iba pang maliwanag na liwanag na mababa sa horizon. Maaari silang umabot ng 5 hanggang 10 degrees ang taas at kung minsan ay mas mataas pa. Maaari silang humaba o lumiwanag habang nakatingin ka sa kanila. Gayunpaman marami mga sources ang nagsabi na ang mga haliging ito ay hindi lamang mga normal na natural na pangyayari. Sa halip ito ay isang ebidensya ng UFO. Kakaiba, di ba? Maraming tao ang naniniwala rito. Iniisip nila na ang mga sun pillars na ito ay katibayan ng UFO na kinukuha ang mga tao sa ibaba. Ito ay isang kakaibang teorya at maraming tao ang hindi naniniwala rito. Kaya naman ano sa tingin nyo? Ang mga sun pillars ba na ito ay isang regular na bagay lang o may kinalaman sa alien? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. Number 6, Asperetas. Noong 2017, kinuna ng video na ito sa South Dakota. Ipinapakita nito ang mga ulap na gumugulong at dumadagundong sa isang kakaibang formation. Kung hindi ka pa nakakita ng ganito, sigurado kaming matatakot ka agad. Isa ito sa mga kakaibang cloud formation na nakita namin. Ang mga ulap ay gumugulong sa kalangitan habang lumulubog ang araw sa likod ng bagyo na kung saan naiwan ng lungsod sa pagkamangha. Malamang siguro mabibigla ka sa mga ulap na ito. Subalit, sa pangkalahatan, hindi ito kakaiba. Sa katunayan, ang pagbuo ng ulap na ito ay tinatawag na asparatus. Ito ay opisyal na tinawag na undulatus asparatus. At iyak na mukhang isang bagay na maaaring mong makita sa isang pelikula o isang bagay na ganoong uri. Ang ulap ay idinagdag kamakailan sa opisyal na pag-uuri ng mga ulap noong 2017. At bago noon, ito ay isang uri ng hindi may paliwanag na kababalagan na maaaring tawaging isang trick ng video editing. Gayunpaman ngayon ito ay naidagdag sa official register. Malinaw na ang ganitong uri ng ulap ay umiiral at hindi isang trick ng video editing. Number 5, Spooky Lights. Noong unang bahagi ng 2020, dinadala ni Tim Walker at ang kanyang anak na babae na si Caroline ang kanilang basura sa dulo ng kanilang driveway sa nayo ng Bethel nang may nangyaring kakaibang bagay. Lampas pa lang sa bahay nila, nagsimulang lumabas ang mga flash na umakyat sa langit. Nagsimula ang pagkislap bago nila ito makita at ito ay nakunan din ng doorbell camera. Nang napansin nila ang mga kislap sa langit, napahinto sila at nagkatitigan. At halata naman na sila ay nagulat. Nang makita ni Caroline ang mga pagkislap, ay sinabihan niya ang kanyang ama na tumingala at dito na siya nagulat. Pagkatapos niya makita ang liwanag, inilagay niya ang basurahan sa baba para titigan ito. Halatang kinilabutan siya sa kanyang nakita. Ang footage ay nagpapakita ng pula, orange at purple na liwanag na pumupuno sa kalangitan sa di kalayuan habang ang mga sasakyan ay gumagalaw sa isang kalsada sa harapan. Ano sa tingin mo? Ito ba ay natural o hindi? Number 4, Ring of Darkness. Ang ring na ito ay naiulat na nakunan ng 16 mataong gulang na mag-aaral na babae gamit ang kanyang smartphone. Pagkatapos niyang maglaro ng tennis kasama ang kanyang ina, naiulat na nanatili ang singsing sa kalangitan sa loob ng halos 3 minuto bago ito maglaho sa manipis na hangin. Nagkaroon ng maraming mga teorya tungkol sa pinagmulan ng singsing. May nagsasabi na ang video ay na-edit at ito ay isang peking video. Gayunpaman ang iba ay nagsasabi na ang video ay mukhang tunay na tunay. Umaalog-alog ang video kaya merong itong natural na organic na itsura. Mukhang authentic din ang singsing sa video. Iniisip ng ilang tao na maaaring ito ay kakaibang weather phenomenon. Subalit, hindi yung ganon dahil walang meteorological reason kung bakit ito nangyayari o kung mayroon man hindi pa nakikita. Ilang sandali matapos makunan ng video, kinumpirma ng Warwick Castle na sila ay nagte-testing ng fireworks. Kaya naman hindi ito isang alien. Number 3, Russian Flash. Ang matingkad na dilaw na liwanag ay tumagal ng humigit kumulang 11 segundo bago ito nawala. Ang mga otoridad ng Russia ay hindi nagkomento sa video na kung saan iniwan ang mga conspiracy theories na maglabas ng kakaibang ideya sa kakaibang pinagmulan ng ilaw. Ang ilan ay nagsabi na ito ay alien, habang ang iba ay sinabi na ito ay isang nagbubukas na portal. Ang kawili-wili pa dito ay ang liwanag ay hindi sinamahan ng anumang tunog na kung saan mas ginagawa itong mas nakakatakot. Ayon sa regional television, hindi may paliwanag na meteorologist o scientist ang kakaibang pinomeno na yon. Isang local observatory ang nagpahiwatig na walang nahulog sa langit sa araw ng liwanag na yon. Kaya ano nga ba yon? Hindi namin alam. Number 2, Ball Lightning.
Ang ball lightning na yata ang pinakanakakalito na phenomenon sa ating listahan. Bakit? Dahil kinilala ito ng scientific community na nangyayari. Subalit, hindi nila alam kung paano o bakit. Karaniwang ito ay isang hindi maipaliwanag na kababalagan na inilalarawan bilang luminescent spherical object na nag-iiba mula sa pea size hanggang sa ilang metro ang lapad. Sinasabi nila na mas matagal ang mga ito kaysa sa kidlat. At may nagsasabi pa na sila ay may posibilidad na sumabog sa kalagitnaan ng hangin at mag-iiwan ng amoy na sulfur. Ang mga laboratory experiment ngayon ay naglabas ng mga epekto na katulad sa mga ulat ng ball lightning. Subalit, kung paano nauugnay ang mga ito sa phenomenon hanggang ngayon ay hindi pa din malinaw. Kaya wala pang ideya ang mga scientists kung ano ang kanilang kinakaharap. Number 1, Fire Rainbow. Ang mga ito ay talagang tinatawag na circumhorizontal arcs. At oo, hindi sila apoy o rainbow. Minsan ginagamit ang mapanlinlang na terminong umaapoy na rainbow upang ilarawan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito. Bagamat hindi bahagari o nauugnay sa anumang apoy, ang terminong kilalika noong 2006 ay maaaring magmula sa paminsan-minsan paglitaw ng mga arcs bilang apoy sa langit kapag ito ay nangyayari sa mga pira-pirasong ulap na cirrus. Subalit, sila ay mukhang isang kakaibang exotic blend. Tama ba ko? Kaya ano nga ba ang fire rainbow? Ang umaapoy na rainbow ay isang karaniwang optical phenomenon na nabibilang sa pamilya ng ice halos na nabuo sa pamamagitan ng refraction ng araw o liwanag ng buwan sa hugis ng plate ng mga ice crystals na nakabitin sa atmosphere at karaniwan sa mga ulap ng cirrus o cirrostratus. Kaya naman sila ay talagang napakabihira. Ilan lamang to sa 10 kakaibang phenomena sa langit na nakunan ng kamera? Alin sa 10 ang nagustuhan mo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.